kailan simula muna siya bilang isang choir member? Kailan ba to, Jane? Ah, sa ano yan? Sa, noong 1986-87, nag-join ako ng Metropolitan Theater. Yun. Doon ako talaga nag-umpisa. Doon ako nag-train ng voice ko under Doctora Myrna Lopez. Pagkatapos noon, sabi ko, parang ayoko sa choir. Parang gusto ko ako yung spotlight. Mm-hmm. Parang ayoko ng choir. Pero hindi ko sinasabi na na nagsisisi ako doon. Gusto ko lang mag-move on as a solo artist. As a soloist, lahat naman may ganung pangarap. Oo. Pero nagpapasalamat ako sa Metropolitan Theater dahil na-enhance yung boses ko. Doon ko narinig na, may boses pala ako. Correct. Yes. Pero kailan naman po yung nag-start yung ano na talaga? Yung sabi niyo, gusto yung spotlight, di ba? So ito yung career niyo na as a singer. At kailan? Ayan. Alam ko. Ha? Sige nga. Sige nga, wag na. Baka iba na naman ang masabi. Hindi, pero kasi kami, halos magkasabay kami ni Jane sa OctoArts. Doon kami nagkakilala. Doon kami naging close. Hindi taong, nga, talaga. Taong. Okay. Hindi na pwedeng sabihin ng taon kasi syempre na. Hindi naman halata. Nilibing na lang yun ang kwa. Pero yun ba ang yun ba yung start mo o hindi before that ba? Hindi. After ng Metropolitan Theater, I joined the Music Mate Girls. Contest yun. Mm-mm. Ng GAU Pangko Yamaha. Mm-hmm. So yung kukuha sila ng five winners. Singing and personality contest. 'Yon. Kasi so, bilang maganda ang lola mo. Ay, kaya may very pretty talaga Tapos nanalo naman ako. From kinuha na discover ako ng network entertainment with sila Tito Fritz. Mm. Yes. Fritz Infante na 'yon. Kila Corina Yotoko. From there, I moved to Tita Dulce Lucban. Mm. Ayun. Mami ni Pops. Oo. Sa DSL. Ayun, from DSL, pinakilala na nila ko sa OctoArts, kay Tita Astor Amoyo. Si Tita Astor ngayon, inalagaan ako. Yun. Sila Boss Orly. Yun, doon na nag-start ang career. Doon na nag-start. Yun na yung nakita na kami ni Reg. Doon na yung nakita na kami. Naalala pa rin ni Miss Jamie lahat ng mga tao na mga talagang dumaan sa buhay niya. Importanteng tao na talagang hindi niya malilimutan. Correct. Miss Jamie, dahil patuloy kang nagbibigay ng inspirasyon sa pamamagitan ng mga kanta mo, for sure may mga tao ka rin mga pinaghuhugutan ng inspirasyon. Sino-sino ang mga ito, Miss Jamie? Iba-iba syempre yun eh. Kasi nung bata ka, syempre, ang inspiration mo syempre, ang mga gusto mo, love songs, di ba? So, ang inspiration mo doon, syempre, yung mahal mo. Kasi yung sweetheart mo at that time. Yung mga ganon, di ba? Kilala ko rin yun. Tapos, as you go along, mag-Miss Saigon ako, syempre, yung mga gusto ko isulat naman about mga Broadway songs, di ba? And then, after that, when I went back, nag-asawa ko, ito na. Of course, ang inspiration ko na, syempre yung asawa ko at yung anak ko. Ayun. And then later on, naging inspirational singer ako. So it's about God. Oh, I love it. So marami ako naging inspirasyon sa development ng career ko. Ito, grabe talaga din tayo. Yun ang mga humuhugot sa atin para talaga mag-move on tayo sa buhay natin, yung mga inspiration talaga.